Good morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. This is brunch. This is the last day of the filing of COCs for the NLE or national and local elections. Totoo. And just like that, last day na nga today. Isipin mo, last week nadudun lang ako. Day one. Ngayon, last day na. Dito na magkakaalaman. Mga major movements nangyari na. So, yes. But bearing any surprises, let's see. Tingnan natin. We're still looking at yung mga certain cities kung sino yung maglalaban-laban sa mga local posts, sa mga mayor posts. Hindi pa nakaset eh. Oo. Si Yorme ba? Inintay pa natin. Inaantay doon, pero may mga supporters. Although nag-announce naman na siya yesterday, kita-kits doon. Four-way. Sa kanya mga supporters. Four-way race ang mangyayari sa Manila. Pero apat na mayor maglalaban dyan, ha? Yun. Okay. Tapos meron na rin tayong bagong DILG Secretary. Yes. Si former Governor John Vicrimulya. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Marami tayong iisa-isahin dahil tayo ay magkakasama for 2 hours today. You heard it right. You heard it right. 2 hours. But parang ayaw mo. Hindi, okay lang. Okay. Game, ha? Around 18,000 positions are up for grabs in the 2025 midterm elections. Now, we will elect 12 new senators and 63 new party list representatives in next year's polls. 254 seats for congressional district representatives will also be available. There are 82 electoral seats each for governor and vice governor and 800 seats for Sangguniang Panlalawigan members. Meanwhile, 149 seats for each city mayor and city vice mayor and 1,690 Sangguniang Panlungsod members are available. Over 1,400 seats for municipal mayor and municipal vice mayor and almost 12,000 Sangguniang Bayan members are up for grabs. Over at the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARMM, voters will decide who are going to occupy the 25 seats for the members of parliament and 40 seats for party representatives. The election day is on May 12, 2025. The filing of COC is set to conclude on its 8th day today. For updates, let's bring in One News anchor Pauline Versosa na nandiyan dyan ngayon sa Manila Hotel Tent City. Baligtad tayo ngayon, Pauline, ha? Kamusta? Ano na ang update dyan ngayon? Yes, Angela, sabi mo nga, no? Baliktad na tayo. It's been exactly a week since the filing of COCs kicked off here at the Tent City in Manila. At ngayon nga, it's the 8th and final day. Unti-unti, nag-trickle in yung mga senatorial aspirants, no? And party list hopefuls. Because today, as we mentioned, is the deadline na nga pag-file ng candidacy. As of 10 o'clock this morning, may ilan na rin nga nakapag-file, no? Ang unang-una kanina. Ito nga si Peter Advincula o alias Bicoy. He's a senatorial aspirant. And this is actually the second time he's gunning for a Senate seat. The first time was back in 2019 during the midterm elections as well. Pero itong si Bicoy, actually kilala siyang whistleblower. And he's facing a perjury conviction. Pero he maintained his innocence. Kung malala natin, back in 2019, actually siya yung hooded man na nagtag kila former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo doon sa illegal drug trade. But now he's running for Senate. Gusto raw niyang ipaglaban or he's pushing for reform sa correction system. Gusto niya raw magkaroon ng therapeutic community environment para sa mga PDL. Now, another senatorial aspirant is also former congressman and Catanduanes Governor Leandro Berceles Jr. If elected, itong long-time politician daw wants to address yung mga issues na talaga ng mga malaki sa bansa, no? Kasama na dyan ang education and traffic. Sabi niya, sa solusyonan daw niya ang dalawang issue na yan through artificial intelligence. Sabi niya, it's gonna be a game changer. Natawa si Diego, ano? Pero sabi niya, magiging game changer daw yan as he wants to really push for the digital utilization of platforms or digital platforms rather. May ilan din mga party list. Kasama na dyan yung Kababaihan party list. Sabi nga natin kanina, sila na yung ikatlong party list na nagpupush ng women's rights. Una na nga dyan, yung Gabriela, pati yung babae ako, no? But itong nga Kababaihan party list, they want to create daw an economy where there are a lot of jobs for women. And they're also pushing for the passing of abortion under certain conditions lamang.
kaligaya ng mga victims of rape or kung wari na endanger daw yung nanay, pati yung bata. Aside from that, may ilan din ng mga party list nga no, na nagkaroon ng kanilang kona right now on stage. Meron ng mga party list dito na naghahain ng kanilang COC, nagbibigay ng kanilang kalumpate. They are given 3 minutes for their speech and 7 minutes for Q&A with members of the media. Pero sa ngayon, medyo tahimik pa, no? Hindi pa dumarating yung ilang mga inaasahan nating big names. Kasama na nga dyan na si former Senator Kiko Pangilinan, who is expected to file his candidacy today. Well, Pauline, we all know na several big names already have filed their COCs, and also we're expecting former Senator Kiko Pangilinan. Sino pa ba ang inaasahan natin dyan? Kasi may mga nagbubulong-bulungan ng mga ibon sa gilid-gilid na baka daw si Victor Neri daw magfa-file ng COC for Senator. Sorry, Diego, medyo choppy lang. Ano? Sino raw yung si Victor, ibon? Ano? Si Victor, baka si Victor Neri daw magfa-file ng COC Victor for Senator. Neri. Oo. Oo, so narinig nga natin na yan, ano? May mga reports or sa mga haka-haka rin na naririnig natin ilang mga pangalan na hahabol daw today. Victor Neri, meron din daw ang TV host na si Willie Revillame, could be filing daw is his COC for Senator today. Kagabi actually, nung episode niya ng Will to Win, parang may shinare si Willie na malaking desisyon daw na kanyang gagawin sa kanyang buhay. So he didn't really say if this is actually for his Senate bid, but we'll be monitoring the situation here, ano, hanggang 5 p.m. mga pag-file ng COCs dito sa 10 City. Oo, kasi di ba may party list na Will to Win? Tama yan? Ano yung party list pero, na dati kay Sam Versosa? Tutok to Win. Pero ito kasi ang usap-usapan talaga, tama si Pauline, eh, Senator. Pero yun nga, since maaga pa naman, mamaya babalikan ka namin ulit dyan na Pauline para bigyan mo kami ng mga iba pang updates na nangyayari dyan ngayon sa Manila Hotel 10 City. But for the meantime, thank you so much, Pauline Versosa. Yun so, nga kasi kahapon. May surprises pa pala. Oo, so kung hindi siya, wala siya dito, si Tito Will, si Kuya Will, ibig sabihin magpa-file siya ng certificate of candidacy. For Senator yun ang ba? Sabi niya yesterday. So hindi pa rin natin alam. But of course, we also have Heidi Mendoza, former SME Commission on Audit, na interview yan ng Storycon yesterday. Na-interview siya at yun nga, she also expressed her intention to run for Senator. So, dami yan yung ilan pa sa mga notable or mga kilala natin. Yung few surprises, ano? Yeah. There will be, expect more surprises today. Nagtataka lang ako kay, ano, yung kay Victor. Neri. Kasi actually, lumalabas siya sa survey. Hindi yes, ko lang bakit. Lumalabas siya sa survey. Was it top of mind? Did somebody commission it? Did he do something na biglang baka sumalikot? Kasama siya dun sa listahan, pinasama yung pangalan niya. That we don't know. Pero, yun ang alam natin ngayon, may nagbulong sa'yo, magpa-file siya today. Pero ano ha, mamaya bibigyan din natin sila ng update kasi kani-kanina lamang, this just in, nag-file na ng kanyang Certificate of Candidacy, itong si Carlo Nograles yes, sa Davao, Davao. No? Bilang mayor. Mamaya, puntahan natin yun. Pero for the meantime, let's also check muna yung situation outside Manila Hotel, Diego. Yes, dapat tinuloy mo na. Oo, kaya ako. We have mobile journalist Merrimon Reyes joining us via Zoom. Merrimon, kamusta na ang sitwasyon dyan? Madami bang supporters? Merrimon, can you hear me? Yes, Angelo, Angela, dito tayo sa labas ngayon ng Katigbak Parkway at sa may harapan ng Manila Ocean entry point ito, nakapwesto yung mga supporters at ang nandito so far ay yung CBAC parties o yung Citizens Battle Against Corruption na kanina pa nga nag-file yung kanilang sinusuportahan. At the same time, nandito rin yung supporters nila Dante na humahabol din ngayon bilang senador. Ang nag-file sa CBAC Citizens Battle Against Corruption, sila Representative Domingo Rivera at Brother Eddie Villanueva. Samantala, dito naman, ang sinusuportahan nila ay si Dante Margoleta na tumatakbo bilang senador. So far, ito pa lang yung sitwasyon sa ngayon at dahil nga inaasahan pa na up to the last minute ng last day ng filing ng COC saka ng CONA, baka raw meron pang mga hahabol na tao dito. Kaya yung mga security officers sa bandang harapan ng Manila Hotel, nakatutok pa rin sila at bawal na doon pumuesto itong mga supporters. Ang mga pwede na lang dyan, yung mga permitted vehicles na paparada kung meron silang din drop-off na magpapaya sa COMELEC or meron silang event na magaganap ngayon sa Manila Hotel.
You mentioned earlier kanina no sa One News Now na meron kang mga nakitang vloggers diyan. Pakikwento sa amin ano yung purpose nila ng pagpunta diyan. Meron ba sila mga sinusuportahang kandidato na magpo-file ng kanilang certificate of candidacy today? Yes, Angela, bukod sa ating mga kakawani ng media, marami rin dito ang mga vloggers o kaya mga content creators. Ang ginagawa nila, naka-live sila sa bawat araw ng filing ng COC at ng CONAT o COMELEC. At during that time, nakikipag-diskurso daw sila o nakikipag-debate sila sa mga viewers nila. Doon daw nila napapakita yung kanilang pagsuporta sa mga kandidato at na same time yung pagbibigay daw ng impormasyon sa kung ano yung dapat malaman tungkol dito sa election season. Bukod naman doon, meron din ditong non-partisan group at ang kino-call out din nila ay yung COMELEC. Hindi raw sila nagre-representa sa kahit anong partido. Ito nga yung kilusan tungo sa pagbabago at ang kanilang aim lang ngayong huling araw ng filing sa COMELEC ay mabigyan daw ng awareness at tawagin daw ang atensyon ng COMELEC tungkol daw sa pangangailangan ng tunay na malinis at patas na laban sa paparating na midterm elections. Angelo, Angela. Alright, may tanong ka pa ba, Diego? No, okay. For the meantime, maraming salamat muna sa iyo, Merimon Reyes, ang ating mobile journal na nasa labas ngayon ng Manila Hotel para magbantay ng mga pangyayari dyan. Ha? Kasi if you will compare it dun sa first day na nandiyan kami ni Merimon, nakita na namin early morning pa lang nandoon na yung mga supporters ng mga ano aspirants, ano, yung mga gustong kumandidato nga at na magpa-file ng kanilang COC. Ngayon, medyo tahimik at saka parang mas controlled yung crowd doon. Tulad yung mga previous last days ng filing ng mga COC, medyo chaotic dahil mga panahon ni ano yan eh, ni Duterte family na nagkakabol, di ba? Madaming story. No, madami kasing interesting storylines noon eh. Yes. Ngayon, very strict ang COMELEC with regards to substitution. Oo, wala na yun. So, most parties or most candidates would like to file to be aspirants as soon as possible dahil wala na silang puwang for any mistake sa filing. Exactly. So, wala na tayong mga gulatan ngayon. Siguro na lang yung ngayon, yung last day, yung inaasahan na lang talaga natin na magpo-file ng kanilang COC, yun ang makikita natin for today. But yung mga gulatan na may substitution, yung mga ganun. Hindi, yung pinaka ini-expect natin ng gulatan, it already happened yesterday. Hindi man nakakagulat though. Surprising for them. I kind of expected si Mayor Baste to run for senator to maintain a national position with Sara. Vice Mayor siya. Yes, but it's good that you mentioned Duterte, no? Dahil former President Rodrigo Duterte has made formal his bid to return as city mayor. Now, Duterte filed his certificate of candidacy on Monday alongside his partner, Jonelet Avencenia. His running mate is incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte, who also filed his COC yesterday. Actually, over the past 2 days, nagdama kayo mga changes good, but muna nang final yun ang mga naisip na ko. Asa tanaw na mo, Mayo, komportable lang. So, boto na lang itong pastoryawan, anak na lang. So, nalipay na po ko ang kuhan. Kaya mga tawahan na mga taga-Davao, nalipay sila na balik ang pinalangga na ito, former president o former mayor din sa Davao City. Aside from Bishop Rod Cubos, some from the Nograles family is also expected to go against the Duterte Patriarch. On Monday, Carlo Nograles resigned from his post, all right, as chairperson of the Civil Service Commission, and he says he will return to his roots in Davao City where he hopes to bring and apply the lessons he learned. And yun na nga, tulad ng ating nabanggit kanina, kaka-file lang niya ng kanyang COC sa Davao bilang pagkandidato, bilang isang mayor. A lot of pundits have said yung filing ng bishop was a move to balance the religious vacuum supposedly in Davao area. Left by Pastor Apollo Quiboloy and to neutralize that. Kasi very critical ang support ni Quiboloy in the past. Right. Sa mga candidates. So they're looking for that other religious leader who can neutralize that. Exactly. Para magkaroon ng sariling following siya. Uh-oh. So they're looking at this. Also, interesting yung labanan ng Nograles-Duterte. Yes. Kaya daw Duterte-Duterte ang tinandem. So if
hindi pinalad ang isang Duterte. At least may isa pang Duterte doon. Kaya nga 'di ba sabi mo you were expecting and a lot of people actually expected Baste. Na baka nga mag-senator itong si Mayor Baste. Pero yun nga dahil nga siguro pinag-usapan talaga na they have to hold the fort there sa Davao Very City dahil critical, yan talaga ang kumbaga kingdom nila, eh, 'di ba? Kasi si PBBM ang hawak niya ngayon is Cebu, yes, which delivered the votes for him, and PBBM also has the north. Yes. Now, the Dutertes, they have only Davao City, yes, that area. At they needed this, di ba, para sa pumosisyon sila sa 2028 elections. And of course, doon nga din sinasabi natin na muling magkakatunggali itong Nograles at saka versus Duterte. Medyo nagkaroon ng pause doon sa dalawang pamilya na yan dahil nga, di ba, nung naging presidente itong si Rodrigo Duterte ay in-appoint niya itong si Carlo Nograles bilang isang cabinet secretary niya. But ito, makikita natin sila head-to-head sa 2025 midterm elections. But Isko Moreno is expected to file a certificate of candidacy for Manila mayor today. Let's get more updates about this. We have mobile journalist Julie Baiza live from Manila. Julie, nasaan na si is coming home? Diego Angela, nakapaghain na nga ng Certificate of Candidacy si former Manila Mayor Isko Moreno at running mate niya na si Chi Atienzano. Sa ngayon, nagbibigay siya ng pahayag sa media. Kanina natanong nga natin si Yorme kung paano niya i-describe yung relasyon niya kaya Manila Mayor Hany Lacuna na dati nga niyang running mate. Ang sabi niya, yung feeling niya na ghost daw siya kasi for almost a year, hindi daw siya kinokontak ng kampo ni Lacuna. Pero ang sabi nga niya, yung naging pag-uusap daw nila noong Agosto kung saan nagpaalam nga siya nung kanyang planong pagtakbo, siya daw yung nag-initiate noon at ginusto nga niyang makausap kasi maganda daw yung kanilang relasyon at proud na proud daw siya kay Mayor Hany. Bukod sa mga yan, inilatag din ni Yorme, ano ba yung nag-udyok sa kanya para kumandidato nga? Ang sabi niya, naririnig daw kasi niya yung hinaing ng mga senior citizens dito, yung hinaing din ng ibang taong bayan at mga nakikitang kakulangan dito sa pag-upo nga ni Mayor Hany. At iyon yung nais nga niyang punuan ngayon, kaya dinidinig nga daw niya yung panawagan ng publiko na bumalik siya sa pwesto. Julie, sino pa yung tatakbo? No? Kanina nabanggit mo si Mocha Uson and especially yung anak din ni Yorme na si Joaquin Domagoso. Sila ba ay nakapag-file na rin ng kanilang COC today? Ngayon kasi si Yorme at saka si Atienza pa lang yung nakapag-file. Ano? Pero itatanungan natin kay Yorme kung magkahain ba yung kanyang anak kasi he's here kasama niya. No? So hindi natin alam up to what capacity ba kung nandito lang siya para sumuporta o para mag-file. So maya-maya bibigyan natin kayo ng update kapag naitanong natin kay Yorme or nakita natin na nag-file. Pero as per Mocha Uson, wala siya dito. Hindi kasama ni Yorme na dumating si Mocha Uson. Yeah, Julie, I heard na magiging ano to eh, 4-way race to for the mayoralty position. Sino-sino ba tong finally? Final na ba yan? Apat na sila? Yes, ano, apat na nga sila. Tatlo yung mga malalaking pangalan. Una dyan, of course, si Manila Mayor Hany Lacuna na nakaupo ngayon sa posisyon. Si Yorme, si former Manila Mayor Isko Moreno. At si Tutok to Win Party List, Sam Versosa, Representative Sam Versosa. Si Versosa, nag-file na siya ng COC nitong weekend. Wala siyang magiging running mate. Ano? May isa pa na mag-ama, nakakandidato din, yung dad ng bayan na tinatawag natin. So, ekonomista din sila na negosyante. So, sila yung pang-apat sa race. Pero, Diego, ano, merong isang nag-file before, ano, yung isang environment activist na si Alvin. So, kumbaga parang kung bibilangin natin, although hindi pa naman natin alam kung sino yung final nga, lima yung nag-file sa natumakbo sa pagka-alkalde. So, Julie, as of today, we have 5 aspirants vying for the mayoralty position. Yes. Julie, based sa mga pag-uusap mo on the ground with supporters in and outside of that area, sino ba ang so far ang medyo matunog na baka manalo sa elections? Actually, kung pagbabasihan natin yung dami ng supporters na pumunta dito, masasabi ko equally madami yung kay Mayor Hany at saka kay Yorme. Ano, kasi pareha silang nagsagawa ng programa bago tumungo dito and makikita mo na mahaba yung pila nung tao na talagang dinadaanan nila. And even dito sa loob ng mall, kanina lumabas din tayo, maraming mga supporters dito sa labas. Ganon din kasi yung senaryo nung nag-file din si Mayor Hany.
Hi, one question lang before kay Angel lang. You were mentioning na nag-file si Mayor Hani, di ba? There were slogans and chants at that time na yes, hindi na babalik. So this time around, nag-counter ba sila Yorme by saying babalik kami? Yes, oo, ganyan nga yung ano, ganyan nga yung sinasabi nila, or may iba din kasi na nagcha-chant tung may aalis. Pero ang sabi nga ni Yorme, hindi naman kasi niya hawak kung ano daw yung isinisigaw nga ng publiko, kasi itong mga supporters out of free will eh, baka libre silang pumunta dito. Opinion nila or sa loobin nila yung sinasabi niya, at hindi niya hawak kung ano nga yung sasabihin ng mga yun. Ganun din kay Mayor Hani, no? Sinasabi nga niya na supporters din niya yung nagcha-chant nung wala nang babalik at hindi naman yun ang galing sa kanya. Julie, lastly, ano, ngayong nakapaghain na ng kanyang COC, itong si Yorme Escomoreno kasama ang kanyang running mate na si Chi Atienza, sila ba ay babalik doon sa Arroceros Park para ituloy yung kanilang programa kasama itong mga supporters? Ang sabi ni Yorme kanina, goli daw, maliligo daw muna after nito, kasi nung dumating sila, actually ano, pawis na pawis sila at medyo mainit nga daw sa labas. Pero I understand makikipag-usap pa siya sa mga supporters, kasi dito sa labas ng SM Cinema may mga napayagan pa rin na supporters na makapasok. So si Yorme naman very approachable eh, kahit sa mga media nakikipagkwentuhan siya kanina while filing his COC. Alright, on that note, maraming salamat sa iyo, mobile journalist Julie Baiza. Okay, para dun sa mga, for those who just tuned in, kaka-file nga lang po ni former Manila Mayor Isko Moreno ng kanyang certificate of candidacy kasama alongside his running mate, si Chi Atienza. Yung fourth, kasi five candidates daw yan, pero yung four na sinasabi nila dad ng bayan, I forget the name, political family yan, but it's not from Manila, pero tubong Manila daw kasi si dad ng bayan. So, kaya siya nandun daw to vie for that position. Oo, so ayan na, natuldukan na yung mga questions. Five candidates, diba, for mayor. Five aspirants. Aspirants. For mayor. Natuldukan na yung mga katanungan doon tungkol sa mga fa-file ng kanilang COC dyan sa Manila. Now, quality time within budget with Signal Load 175. You can watch One News, free-to-air channels, must-watch shows, movies, and many more for 30 days. What are you waiting for? Get the Signal Load 175 now via Maya or GCash. Okay, marami po tayong pag-uusapan. We are just getting started, mga kapatid. More of our special coverage when brunch returns. Keep it here on One News. Initiatives to introduce in aid of legislation in helping our legislators, especially here in the Senate, to come up with better laws, more effective laws that will govern our beloved country. Madam Chair, mahaba-haba na rin po yung bilang at dami ng pagdinig dito sa Senado sa issue ng POGO. Again, still remember that time when I first called for in the Committee on Labor, Madam Chair, yung biggest human trafficking scandal doon sa Clark Air Base that led to the arrest and pagkakakulong ng dalawang commissioner ng Bureau of Immigration. Marami na hong nalantad dito sa committee na ito, dito sa Senado. Masasabi, Madam Chair, na nalantad yung pong pambabalahura ng mga kriminal sa ating mga batas at maging sa ating bayan. Sunod-sunod na po yung mga kaso ng human trafficking, even killings, prostitution, torture, death bondage, forced labor, illegal detention, kidnapping, illegal drugs, etc., etc. Yung mga nadiskubre po dito sa mga POGO. At nagpapasalamat po tayo dahil ang ating Pangulo nung nakaraang SONA, tinuldukan po niya itong POGO. Legal pa, legal man o illegal. Pero hindi pa rin po natatapos yung problemang dala ng POGO na mas malala pa nga po ngayon. At tila baga hanggang ngayon kumikilos sila para impluensyahan ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, maging ang mga elective officials ng pamahalaan. Mismong mga niluluklok pa nga po, Madam Chair, ng taong bayan sa pwesto ang nangunguna sa panloloko at pagpapalaganap ng krimen sa ating bayan. Nakakalungkot po na dumarami ang mga POGO-infested LGUs.
Pogo politics represents a new form of corruption where candidates for the 2025 elections could be sponsored by Pogos. Kaya maganda po ng taong bayan, pinakikinggan tayo, sinusubaybayan dahil alam nila yung evils of Pogo politics. Madam Chair, nakakasalukasok po ang isang kagaya ni Guo Huaping na napatunayang hindi tunay na Pilipino na nagpa-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang alkalde. This would be a mockery of our laws, especially considering that the Office of the Ombudsman itself already determined that she is perpetually disqualified from holding any government position. Hindi po tayo papayag, lalo ang Senado, at tinatawag natin ang atensyon ng COMELEC na agara ng ibasura ang Certificate of Candidacy ng mga kagaya ni Guo Huaping. Kalungkot din po, nakita ko si Mayor Kalugay, napapirma ho natin dun sa waiver, pero yung pinirmahan niyo pong waiver, napaka-general. Lahat po ng blanco doon, wala ho kayong nilagay na kahit na ano. Napakasimple ho, 2 pahina noong waiver. Kaya parang for a show lang yung waiver. Kaya mamaya ho, we will pound on this. Kung totoo na gusto nyo na tapat at ipakita sa taong bayan na wala po kayong tinatago. Kayo na, paalala din po sa ating mga elected officials at mga ahensya ng gobyerno, bukod po sa sinumpa ninyong tungkulin na magsabi ng katotohanan, meron din po kayong mabibigat na katungkulan sa bayan at sa mamamayang Pilipino. Muli po, Madam Chair, sa nalalapit na pagtatapos ng mga pagdinig ng komite na ito, umaasa po tayo na hindi lang mapaparusahan ang mga kriminal, ang mga sangkot sa napakasalimuot na aktibidad ng mga illegal na pogo, ay kundi man magkaroon na rin po ito ng maging dahilan din po ito ng paglilinis sa ating sistema para masigurong hindi na po tayo muling maloloko at mababastos sa sarili nating bayan. At higit sa lahat, maiwasan po at mapigilan natin na magkaroon ng mga pogo sponsored elected officials. Maraming salamat, Madam Chair and distinguished colleagues. Maraming salamat din po, Senator Joel. Any other opening statement? Yes, Senator Sherwin, you have the floor. Maraming salamat, Madam Chairperson. Madam Chairperson, after many times of speculation, yung Al Jazeera documentary, yung kauna-unahang documentary na nakita ko na merong detalye tungkol sa spying activities sa ating bansa. At nakita natin na ang Pogo hindi lang ginagamit sa criminal activities, no, for human trafficking, for money laundering, torture. Ito na rin ang naging gateway sa mga ibang bansa para gumawa ng spying activities, surveillance activities sa ating sariling lugar. At ang nakakatakot dito ay na-penetrate ang ating political system. Si Guo Huaping tumakbo, nanalo bilang mayor ng isang bayan. Hindi natin alam kung saan pa siya pwedeng pumunta, congressman, governor, even higher office. At ganitong asset at ganitong access ng ibang bansa ay nakaka-penetrate na, nakakapasok na sa sarili nating political system. Talagang obvious na napakalaki ang mga gaps o butas ng ating sistema na dapat nating takpan. Isa na dito ay yung late registration birth certificate na naging daan para sa maraming kriminal maging peking Pilipino at gumawa ng krimen sa sarili nating bansa. At importante rin ng ating mga defense at intelligence agencies na tingnan ito ng masinsinan dahil ito ay dapat nating gawing eye-opener, magbukas ng ating isipan na dahil sa kahinaan ng ating sistema, nakakapasok ang ibang bansa sa sarili nating political system. We'll be right back.
Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Brunch break muna tayo, di ba? Brunch break. Sa mga balitang politika, pahinga tayo dyan. Oo, dahil mas lalo pang umiinit ang istorya sa bagong TV5 drama series na Ang Himala ni Ninyo. And today, makakausap po natin tungkol dito ang isa sa mga cast member ng series na si Lilette Esteban na gumaganap naman bilang Nanay Gloria. Good morning! Good morning! Good morning! Yes. Thank you for having me here. Thank you for joining us today. Alam mo, dito sa brunch, kumakain yung mga guests na. Ay, naku, hindi nyo ko kailangang pilitin dyan. Habang nagkukwentuhan tayo, Diego, kumuha ka na rin. Habang nagkukwentuhan tayo. Pero, Miss Lilette, pakikwento mo naman sa amin, how did you prepare for this role? Especially, nandoon ka pala sa original na Ninyo series before, yes, with sila Maha. Yeah. Ano yun? Kasagsagan ng pandemic. Mm-hmm. Tapos, nung in-offer sa akin yung role, mm-hmm, prior to that, may mga natanggihan kami ibang projects kasi sobrang nakakatakot lumabas ng bahay. Yes. Wala pang vaccines. Yes, oo. Pero nung, for some reason, itong particular project na to, nung pinag-pray namin ng husband ko, parang may peace. Mm. So, yun, tinanggap ko siya. Tapos, ang preparation lang was yung script nung binigay sa amin. Mm-hmm. Tapos in-explain yung character ko. Was it more difficult this time around? Kasi given that this one is a prequel, so syempre yung continuity of character, usually for most actors, they're very keen. And I'm sure you're very keen on that. Was it difficult to monitor that? Not really. Kasi ang isang, sa character kasi ni Nanay Gloria, even before yung sa Ninya-Ninyo, iisa lang yung ano niya, yung sobra siyang devoted, driven, palaban na nanay who would do everything for her kids. Actually, sa pilot nung Ninya-Ninyo, yung dating show, kaiinisan niyo siya. Mm. Pero pag pinanood niyo yung buong season 1, 2, 3, maintindihan niyo na ba't kaya niya nagawa yun? Mm. So, may backstory pala. Mm. And okay, nakita doon kung gano'n siya kamapagmahal na nanay doon sa dalawang anak niya. And same thing dito sa Ninyo. Sa Himala ni Ninyo. Pero paano kayong nag-prepare dalawa ni Ninyo dito? Kasi syempre, anak mo siya, nanay ka niya. And there has to be a special bond in front of the camera. Critical characters eh. Oo. Yeah. So how did you guys prepare for that? Alam nyo, si Ninyo, nag-workshop siya. Mm-hmm. Pero hindi kami nag-workshop together eh. Mm-hmm. Pero by the grace of God, nung mag-meet kami, instant yung connection namin. Wow. Gustong-gusto ko siya. Meant to be. Oo, meant to be. And mukhang gusto-gusto rin namin ako. Huwag kang tatanggi ninyo. Sobrang, sa set nga, OA kami. Yung talagang pag dumating na yan, asan ang mama ko? Ganyan siya. Tapos tatakbo na yun sa akin. Tapos lambingan na kami ng lambingan. Magkayapos kami kahit wala pa yung camera. So, hindi kayo nahirapan talaga pagdating sa aspeto na yun. Mm-hmm. Kasi, ano siya, adorable talaga yung bata. Ang lambing. Bukod sa gwapo siya, santabi mo na yung kagwapuan at kakyutan. Malambing, magalang, tsaka seryoso sa craft niya. Kaya nakakatuwa. So, talagang he embodies yung role niya as Ninyo. Yes. Pero I asked this to most of the guests that come from the show na of course, very high rating yung nauna. Do you have any pressure that you're carrying right now to deliver the same expectations that people have for this new one? Hindi ako masyadong particular sa ganyan eh. Kasi baka undue pressure. Mm. Basta kami, gagawin namin yung part namin as artista, kung ano yung character na na-assign sa amin, and kung ano yung pwede namin ibigay to promote the show. So, everything else, pinapagpasadyos na lang namin. Oo nga. Pero, can you tell us more about your role here? Especially kung paano to sumasalamin sa mga magulang these days. Si Nanay Gloria, yon, very devoted mom siya. Selfless. Napaka masakripisyo niya na gagawin niya talaga lahat para sa pagpaprepare sa future nung mahal niyang anak. Mm-hmm. And I'm sure maraming mga magulang, lalo na yung mga single parents, right, single moms, would do the same thing. Na minsan maja-judge sila na bakit ganito, bakit ganyan. Uh-huh. Kaya lang kailangan. Kasi para sa future ng anak. Masakit pero kailangan gawin. Yung mga ganun, no? Parang nakakakirot ng puso. Pero di ba this is the second week na ng Himala ni Ninyo. Ano pa ba yung mga aabangan ng mga viewers? Marami pa, kaya lang hindi ko pwedeng i-reveal. Spoiler. Maraming, it's a dramedy, drama and comedy. Mm-hmm. Pero itong coming week, medyo marami-raming drama. Yun, so baka you'd like to, Lilette, invite everyone to watch yung show niyo.
Yes, iniimbitan ko po kayong lahat. Sana po yung lahat ng nag-support sa Niña-Niño dati, sana po isupport nyo rin po itong prequel, itong Ang Himala ni Niño, dahil hindi lang po kayo mag-e-enjoy dahil may comedy, meron ding drama, and more than anything else, yung mga anak nyo po, yung mga bata, marami po silang mapupulot na aral dito sa show na to. Even yung mga magulang. Oo. Very timely kasi sa dami ng mga negative na mga nangyayari sa bansa natin ngayon. Mm. Magandang mapanood ngayon ang Himala. Good vibes. Good vibes. Good vibes. Good vibes. On that note, maraming salamat, Lilette Esteban, for joining us today. Salamat din. And thank you so much to MediaQuest TV5. Thank you dito sa opportunity na to and sa Cornerstone. Yun. Sige. Alright, kain ka muna dyan, Miss Kenny. Dyan lamang po kayo. More of our special coverage when Brunch returns. Keep it here on One News. Sige, kunyari ka pa. Kumain ka na. Kain sana ako. Good morning, ako eh. Everyone. You're still watching Brunch here on One News. Mm-hmm. Uh-huh. Now, let's take a closer look how the politics in Davao City is shaping up. We have with us News 5 correspondent Bril Montalvo reporting live on the ground. Bril! Uy! Bril, kamusta ang last day na COC natin? Filing. Hello, magandang umaga sa inyo dyan sa studio. Alam nyo, nandito pa rin tayo sa harapan mismo ng tanggapan ng COMELEC Davao dito nga sa Magsaysay Park. At kung makikita nyo dito sa aking likuran, ay nandito ang mga supporters ng pamilya Nograles. At katatapos na nga mag-find ng pamilya Nograles dito sa tanggapan ng COMELEC sa kanilang mga COC. So kanina nga pasado ng 9 ng umaga nang unang dumating si PBA party list sa Congresswoman Mix Nograles. So tatakbo siya bilang Congresswoman ng 1st District ng Davao City at makakalaban naman niya si incumbent Congressman Paolo Pulong Duterte. At kasunod nito ay dumating din ang kanyang kapatid na si Attorney Carlo Nograles. Alam niyo kahapon ay kaka-resign lang ni Attorney Carlo Nograles bilang chairperson ng Civil Service Commission. At ngayon, kanina ay nag-hain siya ng kanyang certificate of candidacy bilang alkalde ng Davao City. So makakalaban niya si former President Rodrigo Duterte bilang alkalde ng lungsod na kahapon ay naghain ng kanyang certificate of candidacy. At running mate naman ni Attorney Carlo Nograles, ito ngang si incumbent Davao City 1st District Councilor Bernard Alag. Si Bernard Alag ay makakalaban naman niya bilang pagka-vice alkalde ng lungsod, ito ngang si incumbent Mayor Sebastian Duterte. So dito sa tanggapan ng COMELEC, kung makikita mo sa aking likuran, ay marami pa mga supporters na mga Duterte ang nasa paligid pa ng COMELEC compound. At kung makikita din natin dito ay nag-handshaking na itong ang mga Nograles, si Carlo Nograles at si Congresswoman Migs Nograles sa kanilang mga taga-suporta dito sa tanggapan ng COMELEC at paalis na nga sila dito sa COMELEC compound. Balik sa inyo. Well, I'd like to ask, no, na ngayon na nag-officially file si Carlo Nograles to run for mayor ng Davao City, no? May reaction na ba ang panig ng mga Duterte about this? Alam nyo, kaka-file lang at kakatapos lang nang mag-file ng mga Nograles dito sa Davao City, pero sa ngayon ay hindi pa natin nakukuha ang komento ng mga Duterte or pamilya Duterte hinggil sa hakbang ng mga Nograles ngayon na tatapatan nila bilang ang mga Duterte bilang pinakamataas na mga opisyal dito sa lungsod. Bril, any other surprising moves na ma-expect natin mula sa Davao? And since grade 5, maugo ngayon dito sa Davao City na mag-withdraw nga ng kanyang certificate of candidacy ito ngang si former President Rodrigo Duterte.
At ayon nga sa mga balita dito ay papunta daw si Mayor or si former President Rodrigo Duterte sa Maynila sa tanggapan ng COMELEC para i-withdraw ang kanyang certificate of candidacy bilang alkalde dito ng lungsod. At ang papalit umano sa kanya ay si Vice President Sara Duterte. Yun yung mga mauugong na mga balita na nakarating sa amin dito, pero wala pang final decision yana sa mga Duterte. As we all know, ngayon nga ang last filing ng Certificate of Candidacy, so malalaman natin within this day or mamayang hapon before magsara ang tanggapan ng COMELEC, mamayang alas 5 ng hapon, kung ano ang mangyayari sa politika dito sa Davao City. Just to confirm, ano, so wala pa tayong kumbaga confirmation na kinancel na ni former President Rodrigo Duterte yung kanyang certificate of candidacy bilang pagka-mayor diyan sa Davao. Tama ka nga diyan Angela, wala pa tayong confirmation hinggil diyan kung i-withdraw ba talaga ni former President Rodrigo Duterte ang kanyang COC bilang alkalde dito sa Davao City. So ngayong araw malalaman natin yan lahat bago magsara ang tanggapan ng COMELEC mamayang alas 5 sa last day ng filing ng COC. Bril, I'd like to clarify. Sinabi mo, if and thus he, former President Rodrigo Duterte withdraws his COC for mayor, yung sinasabi mong possible na papalit si VP Sara Duterte, is that right? Or si may chance rin ba na si Baste, Mayor Baste Duterte ang papalit sa daddy niya? Or ano yung mga senaryo na nakikita mo? Alam nyo, ang mga narinig at nakikita natin ang mga senaryo dito sa mga supporters at mga tao dito ay matunog na yun nga si Vice President Sara Duterte, if ever, just in case na matutuloy itong pag-withdraw ng certificate of candidacy ni former President Rodrigo Duterte bilang alkalde ng lungsod, ay ang papalit nga sa kanya ay si Vice President Sara Duterte na most probably magre-resign sa pwesto bilang Vice Presidente. So ngayon, matunog lang yan dito sa Davao City. Wala pang final pronouncement dyan. Abangan na lang natin sa mga araw na ito before mag-close ang last day of filing of COC ngayong umaga, mamayang alas 5 ng hapon. Oo nga, pero kasi Bril, dito sa Manila, ang sinasabi, papunta na si... sa 10th City. So papunta na sa 10th City. Ito nga si former President Rodrigo Duterte, pero we have yet to see, no, kung makita natin siya talaga sa 10th City at mag-file na kanyang certificate of candidacy bilang senador. Pero going back to Nograles, nakapag-file na siya ng COC niya bilang mayor dyan sa Davao City. Sino ba yung, ano, just to clarify, ano, yung kanyang magiging running mate? Ng mga senador. And alam mo, Angela, ang kanyang magiging ang running mate, ito ngang ni Carlo Nograles, ay ito ngang mga kritiko dito na mga Duterte sa Davao City, si First District Councilor Bernie Alag. Alam mo, itong si Councilor Bernie Alag ay miyembro ito ng hugpong ng Taong Lungsod na local party ng mga Duterte dito sa Davao City. But ilang years na nang magtiwalag siya sa hugpong ng Taong Lungsod at naging ang kritiko nga ng mga Duterte. At alam mo, naging Vice Mayor din si Councilor Bernie Alag before nang mag-resign ito ngang si dating Vice Mayor Paulo Duterte sa Davao City. So siya yung number one na councilor, so siya yung naging Vice Mayor before dito sa Davao City. Alright, sige. Patuloy kami makipag-ugnayan sa iyo, Bril, para sa mga iba pang happenings dyan sa Davao City. But for the meantime, maraming salamat sa iyo, News 5 correspondent Bril Montalvo. Well, ako, ayun na nga. No, so this just in. Pero hindi pa naman siya confirmed. We all expected naman na if there are movements like this, it's going to be from in the last three elections. No? But these are good moves. Huh? These are good, I'm not saying yung kay VP Sara, but these are good tactics to get the public's attention. But it's really surprising kasi na-bring up na tong question kay Senator Bato de la Rosa about VP Sara running for mayor. Tapos sabi ni... Na-surprise ka pa nun? Hindi. I'm just saying, sabi ni Senator Bato, bakit pa siya tatakbo ng mayor? Vice President bababa, di ba? But some pundits are looking at it in such a way na baka this is a way to solidify
the stronghold on Davao City, of which Duterte. Is because they see it now as supposedly na outside forces are trying to retake Davao by using Carlo Nograles to run for mayor. And if this happens, this might spell the end of the Duterte dynasty in Davao. So it's a very critical... Pero kung, si, kung sakasakali confirm na si VP Sara ay magre-resign bilang vice president, tatakbo siyang presidente, malaki-laki din no ang tsansa na makuha pa rin nila ang mayor po sa Duterte, sa Davao City. I expected a move naman na possibly si PRRD would have, FPRRD would have resigned from, or withdrawn his certificate from mayor and run for senator, but I did not expect VP Sara to take over that. I expected Baste. Pero you have to remember, yung nag-resign siya bilang secretary ng Department of Education, there were also news, diba, yung mga rumors about it na baka mag-resign siya bilang vice president at tumakbo siya. Pero ang unang rumor noon, tatakbo bilang ano, kongresista sa Davao. At she may take daw the House speakership doon. Pero right now, ang mas maugong na tulad nga na nabanggit ni Bril Montalvo sa atin, dyan sa Davao, ay yung baka siya na nga yung magiging kakandidato, maging mayor doon sa Davao. So, well, one way to look siguro at... yan yung ano nila, pinag-usapan. And one way to look at this also is because on a national level, si VP Sara is being attacked left and right by the administration allies, di ba? And her numbers have continuously gone down. Yes. Di ba? So by moving to the local position, you're isolating yourself from the attacks of a national national politician has and there she can now rebuild her numbers from within Davao City going back to her roots and win just like what PRRD did in his presidential election. Galing siya sa mayor. Yes. And then he won that election. Ganun din naman si ano eh. No, I'm just saying kasi she has to isolate herself from the attacks of a national position. Mm-hmm. As a vice president kasi lumalabas yung mga flaws niya. Mm-hmm. And then yung mga lawmakers are quick to pounce on that, yung mga against exactly. them. Exactly. So baka sakali dito niya makuha ulit yung numbers yun na well, let's see. Ano oras na ba? Kasi right now, may mga balita din tayo na sinasabi nga tulad na nabanggit 10:51. Natin na on the way daw, itong si former President Rodrigo Duterte sa 10th city para mag-file ng kanyang certificate withdraw of candidacy. Withdraw muna ata, di ba? Withdraw muna. He hasn't withdrawn yet eh. Well, dun sa ibang nabasa ko, sabi nag-cancel na daw siya ng kasi, COC niya sa pagka-mayor. Hindi, kasi if mag-withdraw yan, nalabas yan. So far sa Davao, walang word on withdrawal. So tingnan natin. Can he withdraw in Davao City or does he have to withdraw here and file here? Yun ang itatanong natin. Pero alam ko doon sa ano sa Davao kung saan siya nag-file. Okay, sige. Marami pa tayong pag-uusapan. But around 70 million voters are expected to cast their votes come Election Day next year. Now, out of the 70 million voters, over 7 million of them are new registered voters. The Commission on Elections, or COMELEC, also noted that around 20 million voters for next year's midterm elections belong to Gen Z, or those who were born between 1997 to 2012. Gen Z. Yan ang mga new voters ngayon. So, syempre, makikita din natin, ano ba, meron ba silang ibang taste, di ba, pagdating sa politics? Pagdating sa mga mamumuno sa ating gobyerno, this will translate dun sa magiging vote. Pero surprisingly, di ba, lang tuturo tayo ng mga Gen Z. Oo. And a lot of them know their politics. I mean, I'm not surprised. Medyo ano lang sila about the history of the definition of yung martial law all the way to EDSA. Medyong clouded sila. They don't know masyado what happened. But up to speed sila with what's happening sa politics and that's rather surprising. And they know the characters involved, yes. mga politicians. Hindi alam nila. Actually, when I get to talk to them nga regarding this, no, tulad ng sinabi, pero yung sa akin, sa batch ko, sa batch ng mga tinuturuan ko, ano sila, alam nila yung nangyari sa martial law, ganun. Tapos, very, ano na sila, parang kumbaga, firm na yung stand nila doon sa pinaniniwalaan nila pagdating nga dito sa issue ng politics. Saka sa grupo nila, ha, mas critical sila sa mga personalities. Ha? Mas nagpupunteriya sila sa mga issues ng mga personalities kasi naririnig ko yung mga reasons why they won't vote for a certain... Kasi sa mga generation ko, at least, kasi iba rin generation natin, eh. Minsan nababypass mo na yung mga flaws. Eh, para, yes. ano, eh. Pero itong mga, ano, they're very discerning. Mm-hmm. Alright, qualified candidates will vie for around 18,000 positions in the 2025 elections. These include 12 new senators and 63 new party lists
representatives. 254 seats for congressional district representatives will also be available. For local polls, there are 82 seats each for governor and vice governor, and around 800 seats for Sangguniang Pandalawigan members. There are also 149 seats for each city mayor and city vice mayor, and 1,690 Sangguniang Panlungsod members. Also included are around 1,400 seats for municipal mayor and municipal vice mayor. And almost 12,000 Sangguniang Bayan members are up for grabs. In BARMM, there are 25 seats for the members of parliament and 40 seats for party representatives. Yan, ang mga 18,000 plus yung mga bakanting posisyon na pag-aagawan ng mga aspirants. As I've mentioned last week pa, patuloy natin pinag-uusapan, these mga nag-file ng kanilang certificate of candidacies are not yet candidates, yeah. Officially aspirants, candidates. Aspirants. As per COMELEC, sila ay aspirants muna. November pa sila maging candidates. Yes, by December, hopefully, sabi ng COMELEC, ay makapag-print na sila ng ballots with the official candidates. And yun nga, by February 11, national post yan, official candidates na yan. November, March naman para sa local post. So, yeah, no, we've seen a lot of changes nga doon sa mga simula kahapon sa ngayon. Dahil kahapon, puro mga hula-hula lang or mga haka-haka. Ngayon, meron ng mga confirmation doon sa ibang mga pinag-uusapan na aspirants. No? That recently, kani-kanina lamang, no, nabalita natin sa Manila, former Manila Mayor Isko Moreno has already filed his certificate of candidacy bilang mayor sa Manila. Kasama niya ang kanyang running mate na si Chi Atienza. Yes. Sa San Juan, kanina rin, over ONN or One News Now, nakita rin natin na magpa-file din ng kanyang COC si Mayor Francis Zamora. Kung sino yung makakalaban niya doon, yun yung hindi pa makonfirm sa atin ng mojo natin. Ano? Dahil sabi ko, meron pa rin bang mga ehersito? Dahil alam mo naman natin sa San Juan, yan ang labanan ng pamilya, ehersito versus Zamora, kung meron bang kakandidato mula doon sa Hanay. The scuttlebutt is si Grace Poe. Oo nga, naririnig ko yun, pero parang ewan ko. Pero sa Marikina naman, let's go to Marikina, we've also seen the reports, nakapag-file na rin ng kanilang certificate of candidacy. Itong si, nagkandungan pa nga kahapon, nakita mo ba? Sweet. Sweet na. Pero sa totoong buhay daw, may nagsabi sa akin, talagang sweet silang dalawa. Itong Kimbo na couple, diba? Kaya hayaan nyo na sila. Gusto nila maging sweet. That's their prerogative yun, diba? Kayo naman. Oo, pero speaking of San Juan kanina, tulad nga nabanggit ko, sa aside from the senatorial and mayoral races, dadating ba? Andiyan ba natin? Titignan natin. Ah, okay, sige. Puntahan muna natin tong si Francis Orsong, ating mobile journalist, na nandiyan dyan ngayon sa San Juan. Hey, Francis! What's happening? Yes, hi Angela. Ito nga daw, kasalukuyang may filing ng Certificate of Candidacy dito sa may COMELEC Congress para sa mga kakandidato nga dito sa National Capital Region for House seats. At sa ngayon, as of 10 in the morning, nasa 6 na yung nag-file ng kanilang COC para nga sa iba't ibang distrito dito sa Metro Manila. Nandiyan na si Ricardo Opo para sa Taguig Pateros na independent. Si Joel Chua na incumbent representative ng Manila 3rd District at siya ay tatakbo muli bilang re-electionist sa parehong distrito. Kanina nakita natin na sinamahan pa siya mismo ni incumbent Manila Mayor Hani Lacuna. Nandiyan din si Rosely Fry na isang independent candidate din para sa Quezon City 5th District. Si Pami Zamora na kapatid ni San Juan Mayor Zamora na natatakbo naman siya sa Taguig City bilang 2nd District Representative. Si Alan Reyes na Quezon City 3rd District Representative. At si Alexandria Gonzalez na tatakbo naman sa Mandaluyong Donut District. Angelo. Mm-hmm. Ngayon kasi nandiyan ka sa San Juan, ano? Iikot mo nga kami dyan kung ano yung nangyayari sa paghain ng Certificate of Candidacy ng mga aspirants dyan sa San Juan City. Yes, actually nandito tayo sa baba pero nasa third floor yung actual filing ng office ng COMELEC. Pero kung makikita ninyo sa labas, nandito na yung mga supporters ng makabagong San Juan ng incumbent San Juan City Mayor na si Francis Zamora, dahil inaasahan natin yung mga kanyang kaalyado ay darating na rin dito para nga mag-file din ng COC sa iba't ibang distrito dito sa San Juan City. Kaya kung makikita ninyo, mga nakapulang supporters
ng incumbent Manila or San Juan City Mayor Francis Zamora. Angela, Angelo. All right, thank you so much. That was our mobile journalist Francis Orsio live from San Juan City. Mm-hmm. Diego. All right, former Senator Gringo Honasan is attempting to go back to the Senate floor in next year's election. We're going to talk to him on the line to discuss his campaign plans and advocacies if he wins a Senate seat. Good morning, Senator Gringo. Thanks for joining us again. Nako, good morning, Diego and Angela. Nice to talk with you again. Yes, naalala ko po ha, dito niyo upo-unang sinabi na talagang mas malaki yung porsyento. 80% daw. Oo, na kayo ay tatakbo bilang senador this year para po sa 2025 midterm elections. And meron po kayong quote no, na nababalita po sa ating mga news report dito tungkol po dun sa inyong unfinished business. Can you tell us more about it? Well, first of all, no, we are on the reform mode, no? When you talk of reform, we're talking of changes, improvements in the system, addressing the institutional problems, no? And what are these reforms that are needed? Meron tayong fiscal reform, land reform, agrarian reform, electoral reforms, no? Mm-hmm. And for us, Diego, no, Angela, we started this about 40 years ago, even before 1986. Mm-hmm. Senator, can you hear us? Medyo nawawala si former Senator Gringo Honasan. We'll try to fix the line. Yes, fix the line and get back to him. Ayan, yan na, Senator, can you hear us? Hello? Yes. Yes, I can hear you. Ayan, yan Angela. There you go po. Okay. Anyway, so nasa reform mode tayo ngayon. And all the policy interventions, and if the people will trust us again to attend to unfinished business, we will have to make sure that we connect all the reforms through laws to the basic needs of our people, which is food, clothing, shelter, education, health, access to data, and of course, national security. So that's what we intend to do if we are given the chance to go back to the Senate again. Senator Honasan, you also mentioned when you guested here about modernizing the department so that they can communicate with each other easily and real time using modern IT advancements. Ano po plano nyo dito if makabalik kayo to dagdagan po ba natin ng budget ang ibang department, yung DICT, or i-modernize natin lahat po ng departamento? Ang issue talaga dito, Diego, no, Angela, is connectivity. Our marching orders when we during our tour of duty at the DICT was connect government to other governments, domestic and global, connect government to business for productivity, connect government to the citizens and everybody to each other. And we should do that faster, cheaper, if not free. In fact, Diego, no, Angela, during our tour of duty as Secretary of the Department of Information and Communication Technology, connectivity improved by 800%. No? Internet speed improved by 500%. So we plan to continue that through legislative intervention. Okay. Pagdating po sa usapin ng politika, marami po nagtatanong ngayon na former senator, kapag nanalo po kayo kung sakasakali, saan daw po kayo sasali? Majority or minority block? Aba, ngayon naman kasi wala na dapat na minority at majority, no, because we should be issue and platform based. Until a clear political opposition with an alternative program emerges, we are offering a party we recently formed, no, the Reform Party, that has a clear platform and program and party discipline para we can offer our people, the electorate, a broader base of choices. But again, no, Diego, Angela, we are doing this not for ourselves, but for the future. Our next generation of citizens and leaders, our children, and in my case, our grandchildren who are much better than us.
Pero former senator, you recently po no doon sa mga surveys na nababalita po namin, hindi po kayo nakakapasok doon sa Magic 12, ika nga no. Ano po bang gagawin natin para po kahit papaano umusog po yung numero natin? And willing din po ba kayo mag-guest kumbaga candidate sa ilang kunyari po sa BBM administration? Well, I'm open, no, as long as it's the alliance. The engagement will be platform and issue based, no? So kung aampunin tayo, Angela, no, Diego, I have no problem with that, but it must be on the basis of common platforms, programs and vision for the future of this blessed country. Dahil remember our last conversation, no? What did we learn? The Philippines main asset is its geography. That's right. I learned that in 2.5 years at the ICT. If we can fix our own backyard and reduce the partisan politics a little, we can be the digital hub, the political hub, the economic hub, the cultural hub, the spiritual hub, the security hub, not only of the Pacific area, but of the globe. Yung mga nahihirapan sa ibang bansa, dapat sa atin pumunta for long term. Investment. So sayang yung potential natin. But you know, we have to do this together as a people. One flag, one nation, no? One people, together, dreaming hard, praying hard, and working hard. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was former Senator Gringo Honasan. Thank you so much, sir. Maraming salamat, Angela, Diego. Mabuhay kayo. Thank you. Alright, some celebrities are stepping into a new limelight in the upcoming local elections. National artist Nora Honor is the second nominee of the People's Champ Guardians Party list. Just like Nora, Miss Grand International Philippines 2021, Samantha Panlilio is the second nominee of Agimat Party list. Zanjo Marudo is also the second nominee of the Alianza Laban sa Substance Abuse para sa Bagong Pilipinas o ASAP Party list. Meanwhile, former actress Abby Viduya filed her candidacy for Paranaque's 1st District Councilor. Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsup will run for Pasig 1st District Councilor. Aramina has also filed her Certificate of Candidacy for Pasig 2nd District Councilor. Aljur Abrenica will also run as a councilor in Angeles City, while Aaron Villaflor will attempt to win as board member of Tarlac's 2nd District. Aiko Melendez has filed her candidacy for her re-election bid as Quezon City's 5th District Councilor. Sabi nga nung nakita ko sa netizen, umuulan daw ng artista sa lahat ng local government na venues. Matagal ng trend dyan, pero ngayon parang every parang election. Parang mas dumami. Ano? Mas, and makikita mo yung flow, no, karamihan ng mga artista, they start off sa councilor. Kaya sabi pa nga nun sa mga nakikita ko sa social media, sabi nila, government position po ito, hindi po ito. Star Magic Ball. Pero hindi, joke lang. Hindi naman, let's not discriminate. No? Hindi naman sinasabi na porket artista, wala na silang ibang magagawa. Ito, may let's isa, see. Tingnan natin. Ito, may isa pa daw artista tatakbo at 4 p.m. Merong bumubulong din sa'yo. Pero hindi daw senator eh. Sir, dumipat eh. Ano na? Party list na? I don't know. Sino yan? Sino yung nitetext sa'yo? Alright, several content creators are now venturing into politics. Deo Balbuena or Diwata is representing the vendor's party list as the 4th nominee. Diwata believes that every vendor deserves representation and a voice to advocate for their rights. The viral vendor gained prominence for his Diwata Pares overload. Now, Rose Maritan Pamulaklakin or Rosmar is vying for the position of councilor in Manila. Rosmar explained that she was encouraged by people who believed she could create real change. Mark Gamboa, on the other hand, a political vlogger and handler of Models of Manila TV on YouTube, is vying for senator. Gamboa plans to advocate for additional support for content creators, online sellers, and freelancers. Meanwhile, Eli San Fernando is running as the first nominee for the Kamanggagawa party list. He creates political and news-related content targeting supposed corrupt politicians. San Fernando says his party list will focus on eliminating the provincial salary rate. Kilala ko yun, si Eli. Pinapanood ko yan. Siya yung laging galit sa TikTok, di ba? And actually, I think
may somebody filed a libel case against him ata recently because of his pagpupuntir. He was well known for his His mga content niya. No, yung content. Yung content niya about yung ano, may isang tawag dito, overpass na walang dugtong. So yung minsan nag-ano, di ba, sobrang galit niya, parang napapabad words. Sikat yan, sikat yan. And isa sa mga notable contents niya, yung pag-i-explain niya tungkol dun sa PhilHealth Fund Transfer. Yes, also one kaya of that. Ang dami, million yung views nung kanyang content na yon because parang mas na-explain niya ng maayos yung tungkol dun sa nangyayari dun sa PhilHealth Fund Transfer. Tsaka iniikot-ikot niya yung mga infrastructure projects na hindi natatapos. Yung kinikwento kong overpass, inakit niya yun. Mm-mm. Tapos parang tinignan niya parang, paano ako tatawid? Exactly. Oo, may stairs dito, wala naman dugtong. So if you will see right now, yung political landscape na yun, medyo naiiba siya when it comes to additional additional options. Mm-hmm. Diba? Kasi we all know traditional politicians, politicians from the same family, mga political dynasties, then we have celebrities, diba? Venturing into politics, and then right now, we have content creators, mga vloggers, mga social media influencers rather, that are venturing as well sa political scenario natin dito sa Pilipinas. So, tingnan natin, maging politiko, sakit sa ulo. Tingnan natin kung yung followers ba nila, yung million of views nila sa mga contents nila will translate, diba, doon sa boto na kinakailangan nila sa kanilang pagtakbo. Okay. All right. Still in San Juan, Mayor Francis Zamora and his team are expected to file their COCs. Para sa update, magbabalita live si mobile journalist Denise Valdesancho. Denise, ano update kay San Juan Mayor Francis? Diego, Angela, kanina nga lang alas 8 ng umaga ay katatapos lang ng misa na ginanap sa Santuario de la Santo Cristo Parish. No, traditional daw ito sa kanila, sinasagawa nila ito tuwing may ganitong kaganapan kung saan nasundan nga yan ng symbolic march ng partido o team makabagong San Juan ni incumbent Mayor Francis Zamora dito ngayon kung nasaan tayo, ayan, sa COMELEC San Juan office. Kasama niya ang buong partido niya. Ngunit katatapos nga lang, nawala ng tao dito, katatapos lang ng filing o paghahain nila ng kanilang COC, nasundan niya na ng kanilang pagpunta sa COMELEC NCR office kung nasaan si Francis ngayon sa Barangay Green Hills para naman sa paghahain ng kapatid ni incumbent Mayor Francis Zamora na si Congresswoman Belle Zamora para yan sa ikalawa niyang termino bilang kongresista dito. Sino yung possible na makakalaban ni Mayor Francis Zamora sa mayoralty post ngayon? Kasi may mga certain names na lumalabas, pero wala pang nag-file as of now. Mm-hmm. Kaka-confirm lang natin dito sa mga COMELEC officers, as of now, wala pa rin naghahain, wala day one ng COC filing sa San Juan. Wala pa tayong nakikitang prospect na kalaban ng samahan o ng team makabagong San Juan dahil nga hanggang ngayon nag-aantay pa rin sila till 5 p.m. Banggit yan ni Mayor Francis Zamora, nag-aantay kami till 5 p.m. kung sino ang maghahain, kung sino ang makakatapat natin sa paparating na halala. What about the atmosphere dyan sa San Juan City sa labas? May mga nakita na ba tayong additional supporters sa mga aspirants sa maaaring mag-file ng kanilang COC today? Angela, pulang-pula ang labas nitong COMELEC office dito sa San Juan dahil ang puro supporter na nandito ay sa team makabagong San Juan, ang team na pinamumunuan nga ni Mayor Francis Zamora. Kaya kanina, nag-aabang talaga kami kung sino ba ang maghahain pa. Ngunit wala talaga, wala rin kaming, walang bakas ng ibang team ng support o mga supporter ng ibang team dito sa paligid ng San Juan, mula pa yan doon sa simbahan kanina hanggang dito sa marcha sa COMELEC sa San Juan. Well, mahaba-haba pa naman ang araw. Yes. Makikipag-ugnayan na lang kami sa iyo pagka meron kang update dyan. But for the meantime, maraming salamat sa iyo. Denise Valdesancho, ang ating mobile journalist live na nagulat mula sa San Juan City. Now, from Marikina, let's go to... From San Juan, let's go to Marikina. The Kimbo couple accused Marikina Mayor Marcy Teodoro of erasing their political family in the city.
Miro Kimbo has filed a certificate of candidacy for Marikina 2nd District Representative. He is seeking to replace his wife, Stella Kimbo. The two said that Teodoro was actively erasing their name and legacy in Marikina. Teodoro denied this and said it is up to the residents of Marikina on who will lead them. Miro will go against Marikina Councilor Don Fabis or Favis for Marikina 2nd District Representative. Oh, ayan. Yung away naman ng Marikina, Kimbo versus Teodoro, Marcy Teodoro. And kasama pa dyan, no, sa 1st District naman. Si Pimentel. Si Senator Coco Pimentel. Oo. So madaming personalities sa Marikina naglalabasan. No? Yung sinasabi ko kahapon na nag-file yung mag-asawa, yung Kimbo couple, na nagkandungan pa sila. Sweet. Sweet daw kasi sila sa, talaga sa, ano, sa personal. Pero ayun nga, tignan natin kung magta-translate, no, yung kanilang mga ito yung mga boto doon sa kanilang pag-file ng kanilang certificate of candidacy. Well, medyo matunog yung name ng Kimbo because si Congresswoman Stella Kimbo was lumitaw sa mga budget hearing. Yes. Ang name niya, so may recall so far ang name na yan. Mm-hmm. Si kay Senator Coco Pimentel naman, di ba? Being the lone one of the lone opposition members sa Senate. He had the floor most of the time together with Senator Risa Ontiveros. Exactly. For the opposition side, so na-identify siya doon. Oo. And tingnan natin naman kung itong si Mayor Teodoro Marcy Teodoro ay pwedeng umangat, 'di ba, sa Congress kasi effective siya supposedly, no, bilang mayor sa Marikina, pero yung his term has ended already. Yes. So tingnan natin kung ano ang mangyayari. But for the meantime, Diego. Yes, let's now get back to the COC filing over at the Manila Hotel. We have One News anchor Pauline Versosa to give us updates. Pauline, may nadagdag na ba sa listahan ng mga naghain ng kanilang COC today? Yes, Angela and Diego, nandito pa nga rin tayo, no, sa Tent City sa Manila Hotel. May ilan na rin dumagdag na senatorial aspirants and party list hopefuls. Pero ang inaantay talaga natin is if the reports are true that former President Rodrigo Duterte will be filing his certificate of candidacy for senator in next year's midterm elections. As of now, reports pa lang yan, ano? May naririnig tayo na either nag-file na siya ng kanyang cancellation sa Davao City as mayor or magpa-file pa lang. Although wala tayong confirmation dyan, ano? We're monitoring the situation here diligently. And as we all know, hindi lang naman ito last day of filing ng COCs. It's also the last day of a withdrawal or substitution. So bawal na rin, ano, yung may ibang i-field na candidate as isa-substitute last minute. If they're gonna do that, today is the day. So talagang kung may balak po, ito nga si former President Rodrigo Duterte na tumakbo for senator, he has to do it today and it has to happen before 5 p.m. And another motivator probably for the president is that he's been doing well, ano, sa mga preferential surveys, senatorial surveys, according to Pulse Asia, pati yung Okta Research, pasok si former president sa Magic 12 na tinatawag. He actually ranks from 4th to 9th place. Naglalaro dyan, ano? And he has a 38% preference among the respondents of that survey. So tingnan natin kung talaga nga bang totoo ito. We also heard some reports that Duterte may be filing his candidacy at 2:30 p.m. this afternoon. Although wala pang ang confirmation yan from the camp of the former president, ano? Pero dito sa Tent City, tuloy-tuloy lang ang pag-ating monitor. Angela and Diego. Yes, Pauline, kasi there were unverified reports that en route na nga daw si FPRRD to the Manila Hotel Tent City. But wala ka ba napapansin na advance party? Usually kasi kahit former president yan, yung presidential security group, now una yan to secure the area. Oo. Well, as of this moment, wala pa, Diego, no? It's still generally quiet here inside the Tent City. Also outside, wala pang heavy security as with the security detail nga of a former president. Ano? But I'm sure kung nandito na si former President Rodrigo Duterte, talaga magsaswarm ang media dyan sa stage. No? Everyone will want to get a chance of photo of the president filing or the former president filing his senatorial candidacy. Pero ang actually, ang nag-file ng kanyang senatorial candidacy kanina na sure na is si Sagip, party list representative Rodante Marcoleta. Sabi niya, ito, sure na daw siyang tatakbo. Last time kasi, noong 2022, he filed his candidacy and he ran, but he withdrew nung last minute. Right. Sabi niya kanina, wala na daw atrasan dito. He's sure.
and kampante na siya, handa na daw siya ngayon to run for Senate. And actually, if you recall, ano, itong si Representative Marcoleta actually questioned yung COMELEC's bid or yung awarding ng COMELEC ng 18 billion peso contract with Miru Systems para sa midterm elections next year. Ito yung South Korean tech firm na magsusupply ng voting machines for the midterm elections next year. Question niya ni Representative Marcoleta, no? In-allege din niya na may mga offshore accounts ang isang high-ranking COMELEC official. Something that COMELEC Chairman George Garcia has already denied. At nung tinanong kanina si Marcoleta if he still questions the integrity of next year's election, sabi naman niya that the fact that he's here filing his COC, katibayan na daw po yan na naniniwala siyang magiging malinis at may integridad yung eleksyon sa susunod na taon. Actually, Pauline, I was gonna ask you nga kung nagkita ba itong si Representative Marcoleta at saka si COMELEC Chairman George Garcia dyan sa Tent City. Oo, actually, hindi pa natin nakikita si Chairman George, no? Or maybe he's probably there dun sa other side kung saan nagaganap yung filing. Pero check natin yan kung nag-face-to-face nga ba itong si Representative Marcoleta pati si Chairman Garcia. But dyan, among you guys there sa media, yung mga usap-usapa tungkol sa pagpunta nga supposedly or allegedly ni former President Rodrigo Duterte, gaano kalaki yung chance o yung porsyento na talagang pupunta siya ngayon today to file his Certificate of Candidacy for bilang senator? Well, alam mo, Angela, actually, dito sa aming mga reporters, ano, sa mga journalists, yung kanya-kanyang mga desk namin, yun na talaga yung ina-advise na abangan anytime. Pwede nga mag-file ng candidacy raw itong si former President Rodrigo Duterte. So everyone is actually on their toes. The tension is a bit higher now compared to how it was this morning we didn't really hear any reports of that. Pero as we said, ano, the last day of filing of COCs, you can't rule out the possibility of any surprises, any explosive announcements. So, ayan, lalo na bawal na nga yung substitution after today, October 8. So, that's the mood here inside the Tent City. Sige, babalikan ka na lang namin sa iba pang mga pangyayari dyan sa Tent City. But for the meantime, maraming salamat sa iyo, Pauline Versosa. Of course, titignan natin yan if and when he files as senator. The next move ang titignan natin, will the daughter file for mayor sa Davao City? Yun ang explosive. When that happens, political landscape greatly shifts. Yes, so, syempre mag-a-appoint si Pangulong Bongbong Marcos ang kanya magiging vice president. Tapos parang ngayon lang ako nakakita, and I don't know kung nangyari sa Philippine politics history na mag-resign yung vice president para makuha yung to run for a lower position during the middle of her term. Let's see. I don't know. Let's see. At this point, it's all talk until we actually see it happen. To see is to believe. Especially if it's from the Duterte side kasi they make up their minds. Exactly. Okay. Anyway, don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News habang kumakain po itong si si Angelo Diego Castro. Minsan ako kumain, ikaw nga madalas kumakain. All right, alamin muna natin yung ating weather. Pag-asa has announced the end of the habagat season and the start of amihan season. We have Pag-asa weather forecaster Veronica Torres on the line to talk more about this. Hi Veronica. Hi, good afternoon. Good afternoon. What should we expect with the start of the amihan season? So, as of now, we just ended the habagat season yesterday, and currently we're transitioning to amihan season. So, if ever we in a few weeks we will be announcing the amihan season. So, if it's we're in amihan season, we're expecting colder weather and expect more rains on the eastern section of Luzon and Visayas. Veronica, you said expect more rain sa eastern section, no? Ano ba impact, general impact nitong transition to amihan season sa lakas or supposedly sa La Nina? Opo, so yung sa La Nina naman po kasi iba yung parameters na tinitingnan natin. More on yung minomonitor ng climate ng ating mga kasamang climatologists ay more on sa sea surface temperature. So I think kung La Nina, more on sa area na po nila yon. Okay.
And yun nga po, no, pag sinabing amihan, ito po ba ay konting pag-ulan na lang at konting mga bagyo na lang na dadating dito sa ating bansa this year? Opo. So, kapag amihan season naman, ang nangyayari ay posibleng amihan is more on eastern section na ating bansa. Mm. Yung mga nasa type 2 na climate, ayun yung magiging maulan. And then, sa atin, sa Metro Manila, hindi naman na natin gaano in-expect yung mga pag-ulan katulad sa eastern, mga Bicol region, mga Cagayan Valley, Eastern Visayas. Ayun yung mga maulan na area kapag amihan. Mm-mm. And naalala ko po, Ms. Veronica, no, ng first day of filing ng Certificate of Candidacy, particularly sa may Manila Hotel 10 City, ang lakas ng ulan. So I was wondering, uulanin ba itong last day of filing ng COC? Yung inasa natin for this week, kasi may 5-day weather forecast tayo, patuloy pa rin yung partly cloudy to cloudy sky condition mm-hmm. natin or fair weather conditions aside from chances of localized thunderstorms. Mm-hmm. Alright, maraming salamat po sa inyong weather forecast. That was our Pag-asa weather forecaster, Veronica Torres. Usaping politika pa rin po tayo, President Bongbong Marcos met with South Korean President Yoon Suk Yeol. Marcos called on Yoon to help promote rules-based order in the West Philippine Sea. The president also noted the strong alliance between the two countries, especially in defense. Yoon, for his part, lauded Marcos's leadership and vowed to further elevate their partnership. Today, we have a robust partnership in a myriad of fields of cooperation, including defense and security, maritime cooperation, trade, development and people-to-people exchanges. From here, there is nowhere else to go but up. I hope that my state visit will serve as an opportunity to not only further enhance our trade and economic cooperation, but also widen the scope of our partnership to include future-oriented sectors such as security, digital technology, and energy. Nakita mo yung mukha ni PBBM? Umuubo kasi. Nung may umuubo, sabi niya. baka mahawa siya eh. Kasi this is going to be the last state visit for bago umalis President si President Yoon. Bongbong Marcos okay. Papunta ng Vietnam naman that's right. Para sa ASEAN summit nila. But of course, nakikita po natin ngayon sa ating screens yung situation right now sa Manila Hotel 10 City. Si Mac, party list brother Eddie Villanueva is talking to COMELEC Chairman George Garcia. I think, is this in front of the wall? No, sa ano yan eh, sa pag-file yan ng filing venue. So nag-uusap sila. Oo. So hindi ko alam kung nakapag-file na ba sila ng kanilang Certificate of Candidacy bilang party list. First nominee diba? Ba si Brother Eddie? Before. Ewan ko ngayon, ano, hindi natin alam kasi iba. Kasi si Sen Joel, ano pa rin, no? Yes, Senator pa rin. Uh-huh. And yung kanilang, if I'm not mistaken, si former Congressman Sherwin what's his name? That's Sherwin Tugna. Ah, Tugna diba? Pala. Diba? Sa Bulacan pa rin siya tatakbo. Yes, yung, that's right. Yung son-in-law ni former congressman Villan. And husband of the late mayor ba, Ana? Yes, Mayor Joni Villanueva. Mayor Joni, okay, so right now, as we've said, ano, nandoon nga po ngayon, si Bac Party List first nominee, if I'm not mistaken, si Villanueva. Diba, yung daddy nila, Senator Joel Villanueva, to file their Certificate of Candidacy. As kung sino pa yung mga kanilang mga nominee, yan po ang alamin natin. And for the meantime, let's check again the situation outside the 10th city. Welcome back, mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, ano na ang update namin? So far, Angela, nagligpit na dito ang CIBAC o yung Citizens Battle Against Corruption. At the same time, yung mga supporters din ni Rodante Marcoleta, nagligpit na rin sila dito. Ang naobserbahan natin, meron na ditong isang truck na nagpe-play na parang jingle kay Senator Kiko Pangilinan. Pero nung sisilip natin kung meron na bang mga supporters, kung anong oras ba sila natin ina-expect yung pagdating ni Senator Pangilinan, bandang 1 p.m. daw ang possible na pagpunta niya rito. At the same time, around 2 p.m. nakakuha rin tayo ng konting informasyon na by that time baka dumating ngayon ang kampo ni former President Rodrigo Duterte kung sakaling ang tunay yung withdrawal niya sa Davao City as a running or aspirant na mayoral candidate, tatakbo siya bilang senador ngayon dito. Pero yun nga,
Nung nagtanong din tayo sa ilang security officers kung umabot na ba sa kanila yung impormasyon na to, sabi naman nila kung ano man daw ang mangyayari sa mga susunod na oras, tuloy-tuloy pa rin naman daw yung pagposte nila sa paligid ng Manila Hotel 10 City para nga masiguro yung peace and order kung sakaling may pupunta pang big names or personalities na magpa-file ng kanilang candidacy. Yes, meron man kasi being a former president, meron yan advance party. Wala ka ba nakikitang advance party from the Presidential Security Group? Whether former President Rodrigo Duterte goes there to file or in support of other candidates, dapat usually makikita mo naka mga barong personnel na may flag sa kanilang kuwelyo. So far, wala pa tayong nakikita. Kahit siguro mga escorts na in-advance na papupuntahin dito, wala pa tayong nakikita. Ang supposedly na obserbahan pa lang natin sa paligid dito ay yung mga same pa rin, kung sino pa rin yung mga content creators, yung mga nagla-live, yung mga vloggers na patuloy pa rin yung pagbibigay nila ng impormasyon through their own lives, live news feeds, sila pa rin yung nakikita natin dito. Pero yung ibang mga nakakausap natin, wala pa raw silang ibang kaalaman. Yung ibang nga nagugulat tungkol doon sa supposed na withdrawal ni former President Rodrigo Duterte. Mm-hmm. Kaya naman medyo yung iba dito nagiging excited kung makikita nila itong former president na pupunta sa lugar. I'd like to ask Mary Mon, you also mentioned Kiko, former Senator Kiko Pangilinan, no? Paki-recap na, what time do we expect him again? Around 1 p.m. daw, supposedly, na-expect na natin na pupunta okay dito ang camp ni Senator Kiko Pangilinan. Pero kasi meron na dito, ito mismo nasa likuran natin, yan yung parang isang truck na may tumutugtog na jingle. Kaya yun yung isang nagiging note natin na, okay, anytime soon, baka may pumunta na dito. Pero we're tungkol naman doon sa kanyang mga supporters, so far wala pa tayong nakikitang pagpupulong dito ng mga tao. Ang nandito pa lang kasi yung ibang natira from Sibak, yung ibang mga supporters din ni Rodante Marcoleta, nandito lang din, nagpapahinga. Pero sila pa lang yung nakikita natin so far. Angelo, Angela? Pagdating naman sa seguridad dyan, kamusta naman, Mary Mon? Yes, nung nakausap din natin kanina yung ilang mga PNP na nakapwesto dito, sabi nila wala naman daw sa kanilang umaalis sa kanilang mga poste at same pa rin yung procedures dito. Yung mga sasakyan lang na pwedeng dumaan dito, yung mga permitted vehicles, either galing siya sa media, meron silang drop-off para magpa-files of Melec or meron din silang drop-off na para naman sa Manila Hotel kung may event din sila ngayon. So far, ang mga dumadaan pa lang dito, yung mga supporters at pwede silang pumwesto dito pero hindi na pwede sa harapan Manila Hotel tulad nga ng mga naunang araw. Alright, maraming salamat sa ating mobile journalist Mary Mon Reyes, live na nag-ulat dyan sa may Manila City. Sa labas yan, actually, si Mary Mon ng 10 City sa Manila Hotel. So, nandiyan na daw supporters ni Senator Kiko. Mm-hmm. Former Senator Kiko Pangilinan. Sinabi naman talaga na si Senator Kiko Pangilinan, former Senator Kiko Pangilinan, will file his UCTV. So, they're expecting him daw at 1 o'clock? Oh. 1 o'clock p.m. Oh. And the rest, ano, dun sa mga notable personalities na mga aspirants natin for the 2025 midterm elections. Kung titignan natin yung mga listahan, let's say for example, under the Marcos administration slate, lahat yan nakapag-file na. Tapos na sila, sabi yesterday. Yesterday, diba? Isa sa mga pinaka-last ay si Senator Pacquiao. And sa hanay naman ng mga makabayan block, tapos na rin yan sila. Sabay-sabay sila nag-file ng kanilang CUC. Tapos, yung ngayon, yung kaila si Senator Bam Aquino yesterday was able to file the COC. And right now, today, inaasahan nga natin si Senator Kiko Pangilinan. Ang inaabangan na lang ng mga tao ngayon yung battle sa San Juan. Yes. Sino mga kalaban. Kasi as of now, wala pa daw siyang kalaban. Unchallenged si Mayor Francis Zamora. Saan mo Quezon City ba? Unchallenged din ba? Alam ko, unchallenged pa rin si Mayor Joy Belmonte. Oh. So we're waiting until 5 o'clock if they will remain mahaba unchallenged. Mahaba pa rin ng araw. With regards to San Juan, yung sinasabi mo na yung there was a talk na si Senator Grace Poe would challenge. But let's see. Wala pang 5, it's only what? Magka-12 pa, 11:35. So maaga-aga pa naman. So yung ina-expect natin yun nga, yung sinasabi ng mga usap-usapan kung pupunta nga doon si PRRD para mag-file na kanyang COC sa pagkasenador. Yan po ay hindi pa confirmed. Yan po ay usap-usapan pa lang. Even yung usapan na baka sakali daw si VP Sara ay mag-resign bilang vice president at tumakbong mayor sa Davao. Yan din po ay hindi confirmed. Yan po ay usap-usapan pa lang. Or yung usap-usapan na papunta na daw si PRRD sa Manila Hotel para magkape. Usap-usapan din yan. Hindi natin alam. Pero ito po, hindi usap-usapan dahil don't go away. Our special coverage will continue when Brunch returns. Keep it here on One News. Well,
Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. This is the last day of filing ng Certificate of Candidacy. Which began kaya, October 1. Alin? Ano yan? It began. Hindi ko na itindihan. It began on October 1. Akala mo nagnamambala na. Hindi. Yeah, totoo nga. Kaya October 1. Sabi ko sa'yo, just like that, diba, last filing na today. Dahil nung first day, naalala natin, nandoon lang ako sa Tent City ngayon, last day and na agad. Nung akala mo kalmado na lahat, wait, there's more. Of course. Oh. Dahil yun nga, maraming mga pangyayari ngayon sa pag-file ng kanilang COC. Dahil nga, last day ngayon, it's either now or never, ika nga. Diba? Oo, kasi noon, pinapayagan ng mga substitution and withdrawal. Ngayon, no. Sabi ni Comelec. Nope. Alam mo, isa lang yan dun sa mga tawag dito, reforms na ginawa ng COMELEC, ng Commission on Elections pagdating nga dito sa nalalapit na election natin. No withdrawal ng substitution after October 8 unless namatay or dapat yung ipapalit same mo name. Same apelido, di ba? Tapos doon naman sa mga party list, di ba, pumayag na or naglagay na siya ngayon ng 10 nominees. 10 nominees. Para wala nang nangyari kay wala na yung mga appointee na biglang mawawala yung lima doon, tapos meron ka ipapasok na gustong personality. One of the issues also stem from yung case ni Rowena Guanzon. Tsaka kay Congressman Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Diba? So if ever daw may kailangan umalis, diba, mag-substitute doon sa party list nominee, pipili lang sila doon sa 10. Sabi nga ni COMELEC Chairman, ewan ko na lang kung maubos pa yung 10 doon na papalit yeah, doon. I remember diba? Yung statement niya yan, parang with the straight face, diba? Yes. Kung maubusan ka pa sa 10 na yan, ewan ko na lang. Exactly. Oo. So, yan. Pero hindi ko alam kung in succession ba yan, 'di ba? Kailangan mawala yung 4, 5, 6 bago si 10 yes, or pwede kang pumili kay 10 muna. Hindi, kailangan mawala. Kaya nga sabi, ewan ko nila kung maubos pa yan. Alright, Senator Risa Ontiveros is hopeful that Akbayan Party List led by Attorney Chel Jocno will secure a seat in Congress in 2025. Now, here's an excerpt from her interview on The Big Story. How does this change things for you, do you think? Well, I'll still be helping next year the Senate candidacies of two independent candidates who I hope will join me here in the minority in the Senate. Magta-term out na kasi yung minority leader ko, si Senkoco Pimentel, next year. Mm. So I'll be glad to be multiplied threefold sa halip na maiwan akong mag-isa kung maging at least tatlo kami dito sa minorya sa Senado. And though I was honestly sad to see Chel no longer possibly joining us in the Senate next year, syempre bilang miyembro din ako ng Akbayan, masaya ako na we will also try to take back the House more for the people next year. Yung slate ng Akbayan led by Attorney Chel at yung slate din ng ibang mga allied party lists. Do you think, Senator Risa, na mas malaki yung chance ng mga progressive groups ngayong elections na ito? Because we also have former Senator Laila De Lima, yes. Teddy Bagilat, Erin Tanyada, all running with Mamamayang Liberal. So, is there something that the traditional opposition is cooking up? Is this a part of the strategy in order to widen the reach of the so-called genuine opposition? Well, syempre, particular dito sa upcoming Senate election, although hindi pa conclusive yung mga surveys hanggat final na yung list of candidates, heartened ako kasi sa at least isang recent survey na nakita ko, within striking distance na yung dalawang tutulungan ko para sa Senado next year. And of course, my hopes are high for Akbayan following yung panunumpa ni Rep. Percy Sendanya matapos madeklara ang Akbayan ng COMELEC. My hopes are high na Akbayan will be able to make it again and even bigger next year. Of course, the midterm election, so uphill para sa mga hindi administrasyon, para sa mga opposition o mga independent. Pero we are in this for the long game, so papunta din kami sa 2028.
Human rights lawyer Chel Jokno is seeking a seat in Congress. He's now on the line to talk to us more about that. Good morning, attorney. Thank you for joining us. Good morning. Thank you for having me. Yeah, yes, go ahead. Ah, yeah. Tanong lang po namin, attorney, ano po ba yung naging deciding factor? Bakit po from yung unang decision po natin na tumakbo bilang senador ay ngayon sa party list na lang po? At sino po ba yung lumapit sa akbayan? Kayo po ba? Or it's the other way around? Actually po, dati po namin pinag-isipan kung ano yung magandang daan para tayo makapag-isod na bilang mababata. Mm-hmm. Pero itong pagkakataon na sakbayan ay nangyari lang dahil nagkaroon nga ng proklamasyon. Ito lang nakaraang linggo, si Sendanya. Mm-hmm. Kung hindi na proclaim ang sakbayan, eh, hindi sila makakapag takbo ng mga ng party list itong sa darating na 2025. Mm-hmm. Kaya nung napag-usapan namin kung ano bang kung ako ba open sa ganon, ay sabi ko bihira nang nangyayari yung ganitong klaseng opportunity para sa isang gusto maglingkod sa bayan. Yes, Attorney Chel, no, now that you're with yung Akbayan Party List nga, ano po ang nakikita niyo nga reforma na maari niyong gawin together with this with the Akbayan group? And also, ano po ang long-term plan natin? Is this part of your plans as mentioned by Senator Lisa Ontiveros na preparing for 2028? Well, unang-una, ako ay nababahala at nagagalit sa mga nangyayari dito sa atin, lahat sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa issue ng edukasyon. Mm-hmm. Yan ang isang bagay na tingin ko crisis mode na dapat ang pamahalaan sa edukasyon dahil kitang-kita natin eh, nasa ibaba na yung mga mag-aaral natin sa mga international studies. At hindi lang yon. Sabi nila, 5 years behind ang mga students natin. Mm-hmm. By 2050, ang Pilipinas ang magiging pinakabatang ekonomiya sa buong ASEAN region, Southeast Asian region. Mm-hmm. So dapat ngayon pa lang pinaghahandaan na ng pamahalaan at inaalagaan ng pamahalaan ng ating kabataan. Hindi lang po edukasyon yan. Nandiyan yung nutrition, yung healthcare, kasi kakakabit-kabit naman yung mga issue na yan. Kaya yan ang isang issue na gusto kong dalhin sa Kongreso, maako, sakali. At yung isa pa siyempre, yung problema natin sa pananagutan na tayo ay kulang na kulang pagdating sa pagpaparusa sa mga nakakasala. Lalo-lalo na yung lumalabas sa Quadcom, yung mga EJK. That's right. So naman, ang gusto kong mangyari, magkaroon tayo ng PNP Discipline Act na iilabas sa PNP ang pagdisiplina sa mga membro ng police. Ibalik natin sa kamay ng Civil Service Commission. I'd like to touch upon that, Attorney Chel. No? Na-mention ni Senator Bato na, and Senator Ping Lacson also, na possibly ihiwalay na lang ang internal affairs from the head of the PNP into its own department or organization on its own. Ano po ang stand nyo dito? Definitely, dapat hiwalay at autonomous, independent ang internal affairs. Pero maliban po dyan, yung buong disciplinary system, kailangan alisin sa kamay ng PNP kasama na Napolcom. Dahil kita naman natin, wala naman napaparusahan. Mm-hmm. Yung isa pang bagay, kailangan din natin ng isang death recording and investigation law. Mm-hmm. Kasi ang dami rin na naging biktima ng EJK na hindi na na-identify yung mga bangkay nila. Dapat required po ng batas ang autopsy at ang pag-record ng identities ng lahat ng mga nasasawi sa ganyang mga sitwasyon. Recently po, attorney, nakikilala po kayo dahil po sa mga legal advice po ninyo sa TikTok. Siyempre, marami pong gustong magtanong kung kayo po ay ipagpapatuloy nyo pa rin po ba yung mga legal advices sa TikTok and of course, yung pagiging chairperson ng Free Legal Assistance Group or FLAG. Hanggat maaari po, ako ay tuloy-tuloy na magbibigay ng mga libreng pagpapaliwanag at kung maaari, pati pagtutulong. Pero siyempre, ikukonsulta ko rin yan sa aking election lawyer kung hanggang kailan na pwede gawin yan. Mm-hmm. Meron po kayo isang tanong, Cory? No, go ahead po. Ayun, at yun naman sa pagbibigay ng sa pagpupunta sa TikTok at sa mga ibang social media platforms, nakita ko kasi na may malaking pangangailangan ng taong bayan.
Mm-hmm. Wala silang kaalaman tungkol sa batas, hindi nila alam na marami pala silang pwedeng gawin na hindi naman kailangan na abogado. Ang kailangan lang ay information. Mm-hmm. Kaya yun yung nakita kong na pangangailangan pwede po natin paglingkuran. And of course, syempre, ito po yung mga tanong na gusto rin po malaman na how confident are you po na makakasecure tayo ng seat sa Congress? Well, ang target po namin, hindi lang isa. Ang gusto po namin, tatlo ang uupo na galing sa Science Party List. Para mangyari yan, ang numbers niyan is something like over 1 or 1.2 million votes. But doon po sa huling election, nung ako'y tumakbo sa Senado, ay nakatanggap po tayo ng more than 10 million votes. Lalo na kung ipagsasama natin yung makinarya at lahat ng mga kabahagi at kasabi ng atbaran, sa tingin ko, may malaki kami chance na makakaupo ng tatlong representative. When was the last time po na nakapag-usap po kayo nila Senator Laila De Lima, na ngayon din po ay kakandidato bilang representative po sa party list po nilang mamamayang liberal? Nung isang linggo lang, magkasama kami sa Santa Blas sa isang event. Yeah. Alright, sige, maraming salamat po sa inyong oras and we hope to catch you again here on our show. But for the meantime, maraming salamat po sa inyo, Attorney Chel Jocno. Ay, maraming salamat din po. Thank you. Yun. Yun. Maraming nagtatanong about that. Buti na tanong mo yun about what will happen na daw to flag. Sabi ni Attorney Chel naman, he will consult with his lawyer if he can continue to do that. But I doubt it kasi lawmaker ka na. Yes. But for sure naman yung org na yan, malaking organization yan. May pa pwedeng pumalit doon. Chairman siya eh. But there are other lawyers inside that organization that will still continue to run this when he is not part of that. Kasi marami silang mga natutulungan na. Yung mga madami, hindi talaga maka-afford ng maayos at yung mga matitino na lawyer. And ano yan, sabi mo matitino, not only matitino, but mga prime lawyers. Yes. Mga tinatawag nilang blue chip lawyers. Mm-hmm. So you're giving people who can't afford good defense access to high profile lawyers. Actually, nung nagkaroon nga ng proclamation, di ba, ng confirmation na tatakbo nga itong si Attorney Chel Jocno bilang representative ng Akbayan, no, tatakbo sa party list sa Congress, ay hindi naman nagulat, pero sabi nga nila, it was a right move. Diba? Right move for him, particularly kasi yung numbers niya sa survey, hindi siya nasasama sa top 12. Nagulat. Sayang naman daw kung hindi na naman siya makapasok. Nagulat ako in a sense na he dropped out of the senatorial race, but hindi ako nagulat for him joining the Akbayan party list because it's very in line with his advocacies in FLAG, kasi Akbayan party list is also for a while, defender of human rights also, di ba? They've got their run-ins with several administrations before. Tsaka sakto lang din siya doon sa party list na talagang yan yung advocacy niya, di ba, about human rights. Kasi may mga nananamantali doon sa nagkakaroon ng posisyon sa mga party list. Yes, diba? Hindi naman talaga correct. Yung advocacy nila. Uh-oh. Ginagawa lang nilang parang stepping stone para makapasok sa politika. But of course, balikan natin before we wrap up our conversation. Let's get the latest inside Manila Hotel Tent City. One News anchor Pauline Versosa is reporting to us live. Ano, Pauline, from the last time na nag-usap tayo, sino na ang nag-file ng kanilang candidacy? Yes, Angela at Diego, medyo madumala yung pagdating ng mga COC filers dito sa Manila Hotel since the last time that we spoke. May ilang mga individual party lists, particularly, trying to chase the deadline of COC filing. Actually, na-anticipate naman yan ni COMELEC Chairman George Garcia na magkakaroon ng influx ng mga party list hopefuls today. Inaasahan kasi nila na sa 160 yung magiging party list candidates for the midterm elections. Kahapon nasa 137 pa lang. So they're eyeing more than 20 members to join today. Pero going back to our story earlier, inaabangan pa rin natin kung talagang darating ang former president na si Rodrigo Duterte to file his senatorial bid here at the Manila Hotel. It is still unconfirmed from his side, from his camp, if they are indeed eyeing a Senate seat. Hindi pa rin natin sure kung talagang nakakancel na rin yung kanyang mayoral bid sa Davao City. But we did hear that he could arrive here at Manila Hotel around 2:30 in the afternoon.
Alam naman natin na ang COC filing ay magtatagal hanggang 5 p.m. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin yung ating pagmo-monitor dito. But just wanted to note also, no, what will happen after the last day of COC filing dito sa Manila Hotel. Some important dates to remember. October 18, dyan na po ilalabas ng COMELEC yung mga COCs ng bawat aspirant. They will be uploading this on their website to give voters a chance to really scrutinize the certificates of candidacy ng bawat candidate. I-check yung veracity, ano, kung talaga bang yan yung address nila. Yan yung talaga bang Filipino citizen sila. It gives voters a chance to do their research and to really get to know their candidates. October 18 po yan. Tapos November 4 to 9, magsisimula naman po ang COC filing para sa BARM, particularly for the provinces of Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, and Tawi-Tawi. By November 30 naman, balak na ng COMELEC na ma-resolve na yung cases ng mga nuisance candidates. They will have a very stringent vetting process. It's a tedious process, pero balak talaga nilang salain ang bawat COC na yan. And then by December, yan na yung target ng COMELEC, ilabas yung official list of candidates kasi doon na rin nila ipiprint yung mga balota para sa eleksyon sa susunod na taon. Tapos ang campaign period naman magsisimula ng February 11 para po yan sa mga senatorial candidates. So any time from now until February 11, actually hindi pa raw yan matatawag na premature campaigning kasi hindi pa nga officially campaign period. So kung may nakikita po kayong mga posters no ng mga kakandidato, hindi pa raw yun violation. They're free to post as much as they want. At tinanong nga rin niya na with the COMELEC chairman George Garcia last time, no, when Angela was here at Manila Hotel, at sinabi niya they cannot tag that as a violation because it's not yet the campaign period. March 28 po magsisimula naman ang campaign period for House of Representatives, parliamentary, provincial, city and municipal office candidates, at magtatagal po yan until May 10, 2 days before the May 12, 2025 midterm election. So from now until then, 216 days na lang base sa ating tally, Angela and Diego. No? So expect natin magiging matindi pa yung labanan sa senatorial and party list races. Balik sa Paulina, no? Confirm ko lang yung nagsasalita sa likod mo ngayon ay si Brother Eddie Villanueva ng Sibak Party List. Nasabi niya ba kung sino yung siya yung first nominee and sino pa yung ibang nominee sa kanilang party list? Oh, Angela will have to double check ano kasi actually pakit sila ng stage right as we went live. So we'll have to get the names of their nominees and we'll give that to you later. Also, nakalimutan ko rin itanong sa'yo kanina kay Representative Marcoleta, di ba? He filed the COC for his senatorial bid. Under what ano siya? Ang tawag doon, slate? Independent. Angela. So he will be running as independent. Kanina nga, pinag-uusapan nyo ni Diego, no? Last time, nag-withdraw siya kasi hindi raw maganda yung kanyang performance sa mga surveys. Mm-hmm. He withdrew 12 days before the election day. But kanina nga, sinabi niya, handang-handa na raw siya at wala nang atrasan for this particular midterm elections. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, our One News anchor, Pauline Versosa, live dyan sa Manila Hotel 10 City. Thank you! Yan, best friend ni, ano yan, Kong Marcoleta, chairman. Kaya nga tinanong ko, nakita na ba sila? Anong tingin na nila nung nakita sila? Hindi pa daw nakita ni Pauline eh. Nagagalit si, ano eh, Congressman Marcoleta sa COMELEC eh. Magpapail na rin siya sa COMELEC. Trust. The system. Gusto ko sila makita mag-shake hands. Dati nun din, for context naman, sinabi naman magkaibigan sila, di ba? Sabi ni Congressman Marcoleta, magkaibigan naman daw silang tatlo. Congressman Erice. These are issues sometimes lumalabas. Alam mo sa politika, wala naman kaibigan kang kaibigan dyan eh. Kala ko sasabi mo, kaya pala may issue kasi tatakbo. Uy, patapos na tayo for our coverage for brunch. Pero hindi pa po tapos ang kwentuhan until 5 p.m. Because 5 p.m., that's the cut-off for all candidates. Of course, we're still monitoring a story of PRRD possibly arriving at Manila Hotel. With regards to why he's going to Manila Hotel, hindi natin alam. Hindi natin alam yung baka kasi naman, totoong balita. Baka naman kasi gusto niya yung banana bread sa Manila Hotel or yung kape. Bakit di ako nakatikim ng banana bread doon? Lagi nilang gini-giveaway yan, Manila Hotel banana nga, bread. Pero hindi, kasi doon kami sa May 10 City yun eh. Medyo hiwalay siya sa mismong Manila Hotel. Oh. Pero yun nga, as we speak, no, tulad ng nabanggit natin kanina, ang nagsasalita ngayon doon sa stage ay ang first nominee
ng Sibak Party ni si Brother Eddie Villanueva. Hoping to get another seat no sa Congress this 2025 election. Yun. With that, no, wag niyo pong kakalimutan kasi yung mga ibang shows po natin dito, news programs here sa One News like StoryCon, Afternoon Delight, yes, Big Story. Abangan niyo yun kasi madaming developments during those times. Oo, sa One PH naman, sa Totoo Lang, One Balita Pilipinas, etc. Ay marami pong mga updates yes. doon no, na ibibigay tungkol nga dito sa ating last day of filing ng Certificate of Candidacy. Ika nga, hindi pa tapos ang boxing. Hindi pa. Alright, and that wraps up today's episode. Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro, and he is Angelo Castro III. We are One News, all sides, all the time.